So, yeah, medyo malaki rin yung lugar. Kaya maganda nga sana magawa na lang na event place kaysa naman nakatenga tong lugar na to. Hello everyone, good morning. Guys, aalis tayo ngayon pero dadaan muna tayo dun sa office kasi doon tayo magla-lunch. Birthday nung isa nating kasama sa trabaho. So after doon, didiretso naman tayo sa Cavite dahil kailangan din natin maghanap buhay. Sama kayo! So ito, opisina / motor pool kasi dito nakaparada yung mga heavy equipment at saka yung mga ibang sasakyan. Since wala namang masyadong mag-aalaga ng halaman dito, kaya yung mga less maintenance na halaman lang inilalagay namin dito. Katulad niyan, bamboo. Matatagal na itong mga halaman na ito. Kita nyo, oh, mga giant na yan. Puro mga shiflera na, mga ano na, mga matatagal na. Ayun pa, oh. Yan. Guys, halika, pasok tayo sa office. Hello! Hello, hello. Ayan, ito yung mga pangit dito sa office. So, dito guys, yung nasa kanan na yon si Bunny. Siya yun sa collection. Tapos, si Robin Hood, ang consultant. Tapos, si Rufa sa purchasing. At yung manager dito, si Belle, siya yung may birthday. Happy birthday! Yung iba naman, nasa Cavite. Sa, in charge din sila sa collection, saka dun sa project din doon, dun sa housing project. Engineering office naman to, ayan. Kaya lang yung magagaling na Tres Marias, dyan inilagay yung mga pagkain na sumobra kanina. So, yeah, walang tao ngayon dito. Dito naman, sa kabila, dito ako nag-office nung wala pang pandemic. Pasok tayo, ha? Ay, mabuti naman, di nakatambak yung mga files ko dito. Kasi last time, talagang abot hanggang leeg ko yata yung mga papel dito. More than 2 years, di ko nagamit to. Kasi nga, di ako pumapasok dito. Before pandemic, dito po ako nag-uopisina. Ayan. Tapos, naka-off yung CCTV. Kasi pag nandito ako, naka-on yung monitor na yon. Kita ko lahat. Kita ko yung nasa labas, pati yung papunta doon sa executive house. Guys, ito naman yung conference room. Ayan. Minsan pag yung mga taga-Cavite, tsaka yung mga taga-Laguna, yan, dito nagbi-meeting. Pero minsanan lang yun kasi lalo ngayong pandemic, bihira nang magamit to. So, yan. Bukod sa office, motor pool din to kasi dito nakagarahi yung mga dump truck, mini dump truck, tapos yung service ng mga taga-opisina. Mahaba tong lugar na to. Alam nyo ba guys, tong area na to before, nung year 2018, dito ako nagpatanim ng napakaraming mayanas, iba-ibang varieties. Yan, dyan ko sila pinatanim. Tapos sabi ko nga, magiging supplier ako ng ano, ng mga mayanas. Yung mga pananim dito, since hindi naman talaga lagi ko napupuntahan, so mga simple lang yung tanim. Yung mga cactus, oh, may mga bulaklak na. Oh. Yan. Tapos ito, mga simple lang, mga shiflera lang. Tapos ito, ano nga ba pangalan nito? Nalimutan ko. Ito, tinaniman na nung caretaker ng mga gulay. Pero before, kasi under the mango tree to, ayan. Ayan. Naglalagay kami dyan ng mga garden set. Dito kami nagko-coffee. O kaya pag yung lunch break o yung merienda, kung saan namin gustong kumain, dito kami. Wala na, napabayaan na yung mga halaman. Before, ang gaganda ng mga halaman dito. Naninibago na nga ako. Imagine 2 years, mga twice lang, di pa namin naikutan to nung last na punta ko. Yung mga heavy equipment namin, dito namin pinalagay hanggang doon. Yan, at least nakasilong sila para hindi masyadong kalawangin. Matagal nang nakatenga yung mga heavy equipment na yan, tsaka mga lumang ano na yan, mga lumang model na. Since hindi na nga nagamit, ilang years na, tagal na. Medyo pagawain na rin yung iba. Tapos dito, andito naman yung mga dump truck, mini dump truck, elf. Tapos yung mga ibang sasakyan, service ng mga tao. Tapos yung service ng mga taga-opisina. Ayan, dyan naman sila nakalagay. So iniisip ko kung halimbawa gagawing event place to, pwede rin gamitin yung area na yan since covered naman siya. Pero sa tingin ko, mas maganda talaga doon sa may executive house na yon.
Kasi maganda yung ambiance doon eh. Tsaka presko. Yung mga naandito, staff house yan. Kasi dati, pag hindi makauwi yung engineer o kaya yung architect o kung sinong tao namin, pwedeng dyan sila magstay. Tatlo to eh. Yan, ito parang duplex yan, isa, dalawa. Tapos ayun pa yung isa. Pero tinambakan na lang namin ng mga gamit. Wala na, ginawa ng tambakan itong mga to. Ito, itong nasa right side, dati may mga tanim kami mga dragon fruits dyan. Pero ngayon, inalis na nung caretaker, iba na yung itinanim nila. Yan, meron siyang mga okra, tapos mayroong sitaw. Una akala ko, ano to eh, ampalaya, yun pala, melon. So guys, oh. Tapos doon sa loob, marami. Meron sitaw. Mas maganda nga yung sitaw dito eh, kumpara sa sitaw sa Indang. Kasi oh, tignan nyo, mahaba, tsaka ano siya, maganda, masigla, hindi tuyot. Tapos ito, dati, ano to eh, fabrication. Yung mga nagwe-welding, karpintero, pag may inaayos. Dito sila, kasi covered siya, may bubong, hindi masyadong mainit. Meron kami nilagay na maliit lang na bahay dito. Tawag namin dito, executive house. Yan. Simula nagka-pandemic, siguro mga pang second time, third time. So in 2 years, wala. Ngayon ulit ako makakabalik dito. So ito, naluma na yung kubo. Before, itong area na to, ano to eh, may mga halaman ako dito, mga naka-groupings. Pinagtatanggal na nila since hindi ko nga naasikaso. Dati, ano yan eh, ang daming mga mayanas, ang daming mga, yung mga nakagrupo na mga halaman, wala na. Iniisip ko nga guys, para hindi sayang yung space. Parang gusto kong gawing event place to. Ayan, ang ganda ng mga kalachuchi dyan. Ito, namimaintain naman yung damo dito. Kaha, ikot ko kayo. So, itong trellis na to, galing to dun sa bahay. Pinalagay ko dito, tapos pinagapangan ko na lang. Kasi before nga, ito, medyo sarado eh. Parang kumbaga, nakabukod siya, ito, itong area na to. Eh, since tinanggal na nga yung mga halaman ko, kaya ayan, open na open siya. Ito, mga halo-halo na. Tapos dito, pag may mga handaan, o may mga bisita kami, o may party, noong bago mag-pandemic, dito naman yung mga caterer, diyan. Kasi may lababo doon. Punta tayo. Maganda ang view dito guys ha. Kasi parang bangin to eh. Ito ang lalim oh. Ayan. Ayan. Yan ang view mo dito. Tapos doon, subdivision naman yun. So kung merong handaan, yung caterer, dito sila. Minsan dito na rin sila nagsiset up nung kanilang ano, yung mga pagkain. Para in case na umulan, hindi mababasa yung food nila. Ang ginagawa namin, naglalagay na lang kami ng mga malalaking tent dyan. Pero yon, ano lang yon, pag kami yung naghahanda. Kasi never namang ginamit to na, halimbawa, nirentahan or what. Kaya nga nag-iisip ako, parang gusto kong gawing event place na lang. Since malapit lang naman to sa bahay. So, mas madali ko maayos kumpara dun sa Indang, dun sa Cavite. Parang walang bulaklak yata yung isang klase ng kalachuchi ko. Yun. Yung lugar na yon. Puti rin ang bulaklak nun eh. Tapos yung ito, may puno ng mangga. Oh, hindi ko nga pala nakunan yung mangga doon sa bahay. Parang Christmas tree, sa dami ng bunga, nagbaksakan eh. Ewan ko kung may natira pa. Pero ito, ayan oh. Yan, may mga bunga-bunga. Yung mga taga-opisina, sila na lang yung kumukuha dito. Sila na nag-harvest. Kasi sa bahay, may puno ng mangga naman kami. Yung sa kabila, ewan ko kung ano yung generator yata, yung negosyo nila dyan eh. Tapos ang tataas ng mga, ano oh, ng mga bamboo trees, ayun. So, yun yung nagsisilbing bakod namin. Although, meron namang mga naka-ano dyan, may konkretong bakod. Pero, syempre, may mga empleyado dyan sa loob na yan eh. Para hindi kami kita dito sa loob. May chiko. Kaya nga naghahanap din ako mabolo, guys. Bukod dun sa Indang, gusto ko rin maglagay dito ng mabolo. Eto, kay Mito. Parang hindi nga magandang kay Mito, oh. Pangit ang dahon niya. Yan. Tapos, eto, mga arukarya. Tapos, eto nga. Ay, nalagpasan natin pala itong bahay, ano. Kaya lang, hindi namin napapasok yung bahay pa. Hindi nalilinisan. Ayan, guys, oh. Tawag namin dito, executive house. Yan. Meron siya isang room. Tapos, meron siyang kompleto, parang bahay din talaga na may dining area, sala, tapos may maliit na kitchen,
Tapos yung room, isang room lang dyan. Taka, hindi tayo doon sa kakabilang side. Ito, gustong-gusto ko talaga yung Araucaria. Kaya nandito nga pala kami guys, katatapos lang namin mag-lunch. Kasi nag-birthday yung isang nasa opisina. So dito kami nagkainan, al fresco. So may bubong naman dito. Ayan, tapos maganda yung view. Alam nyo, kung ako lang yung mahilig magluto, magandang maglagay ng parang cafeteria dito, yung maliit na restaurant lang eh. Kaya lang, di naman ako mahilig magluto. Ayan guys, so, ayun yung sinasabi ko sa inyo, subdivision. Tapos ito, bangin na yan. So yung property, hanggang doon. May creek kasi doon, hanggang doon yung property. Kaya lang, since parang bangin yan, hindi na napakinabangan yung ano doon. Pero may mga sagingan doon. Nakakatakot naman bumaba. Kasi nga baka may ahas. Kung andito ka sa area na to, napaka-presko guys. Tagusan kasi yung hangin. Ayan, no. Pag dito ka, kakain ka dito, o kung magko-coffee ka, ang presko-presko kasi ang view nyo dito, wala, kailangan talagang linisin, no? Kasi may mga lumot-lumot na doon. So, ayan, medyo malaki rin yung lugar. Kaya, maganda nga sana, magawa na lang na event place. Kaysa naman nakatenga tong lugar na to. Iniisip ko kung papasok tayo kasi talagang halo-halo na to. Gawa ng merong nag-treat ng anay, iminove yung mga gamit. At saka sa totoo lang, walang naglilinis. Kaya pinabuksan ko na nga. Ito, tingnan natin ha. Pero pasensya na kayo kung halo-halo ha. Rick, ayaw na rin yata bumukas. Ito guys, 2 taon na hindi namin napasok. Halo-halo. Ito nga, madumi nga. Puro alikabok. Nakita-kita yung alikabok ko. So, ayan, pati yung mga kurtina, walang kaayusan. Ito, yung dining table namin nung araw. Ayan, hanggang ngayon, okay pa naman siya. Ito ang kauna-unahin namin table. Napo-fold to eh, napapaliitan. So, matagal na to. Nabasag na daw yung mga arrangement dyan, yung mga flower arrangement dyan. Tapos, ito, may sala siya. Ayan, tapos may room din doon. Ayun, ayun yung bedroom. Huwag na natin pasukin. Tapos, may maliit din na kitchen. Dito. Pasok tayo, ha? Ito, halo-halo din. Nagkukusa ko nga ilaw. Saan ba ilaw nito? So, ayan. Tapos, dito, may CR. Ayan, may sariling CR din dito sa kitchen. May bath and toilet din doon sa bedroom. Maliit lang to kasi pahingahan nga. Tapos kung halimbawa may bisita, imbis na doon sa opisina, dito namin dinadala. Magko-coffee o kaya talo-salo. Ayan, dito yan. Kung nandito kayo sa pinto ng executive house, eto yung magiging view nyo. Doon sa bedroom naman, may terrace siya. Ayan. Masarap din dito guys, pag December. Sarap ng hangin. Tapos yung katabi namin, ang laki pa ng space doon, ang laki ng property doon. Parang, ewan ko kung factory yata yung naandoon. So, ayan. Naigala ko uli kayo. So, iniisip ko, kung merong, halimbawa, iparerentahan ko yung lugar. Tapos, maglagay na lang ng malalaking tent dito. Halimbawa, sa wedding. Eh, ngayon, pandemic. Medyo small group lang, di ba? Pwedeng-pwede to. So, ayan guys. Uwi na tayo. Bye, Belle! Happy birthday uli! Bye! Guys, andito na tayo sa aming project sa Ternate. Ang alam ko, naipakita ko na sa inyo to dati. Ewan ko kung anong vlog ko yun. 4 na andito sa area na to. Sold na yung 2 doon. So, itong 2, kanina daw may buyer na pumunta. Alam nyo guys, tatakbo pa kami sa farm sa Indang. So, para inikutan na natin yung buong Cavite. Iba talaga yung nagagawa ng halaman. Tignan nyo, oh. Lagyan na ng mga halaman. Alam ko, kami yung nagtanim nito eh. Ito. Ganda, di ba? So, ito guys, ito yung mga house and lot na binibenta namin. Tapos, yung iba, under construction pa. Dati, ang binibenta lang namin dito, mga lote lang. Pero yung mga natirang mga lots, tinayuan na namin ng bahay. Ayan.
Guys, eto pa, for sale din to. Ayan, pero ano to, bungalow type lang to. Kaya lang ang init, so hindi na natin mabusisi. Ayan, pinakita ko lang sa inyo guys. So, guys, hindi ko nga pala naipakita sa inyo kung saan ko itinanim yung mga nabili nating bulaklak. Yung ibang halaman, nung binili ko, hindi ko na yata na-video. Pero yung iba naman, ang alam ko, binilang ko nito yung Nessie's Garden at saka yung sa Nanay Lumings. Ito siya guys, oh. Ganda. Pinaghalo-halo ko yung kulay dito. Gaganda ng color niya. Ito, oh. Gusto ko yung mga kulay nila. Ito, okay na to. Tapos yung mga damo na pinalagay namin dito, makapal na rin. Ayan. Tapos nga pala, ito yung dati nating ni landscape. Ito na siya. Wala pa rin. Ay, bungi-bungi pa rin yung pinaka-wall. Ayan, basta na lang inilagay ni Nani dyan. Tapos hindi pa yan yung permanent na pwesto niya. Dito ang ground cover namin, yung yellow peanut. Tapos siguro lalagyan na lang ng parang division dito. Tapos eto naman yung ano bang grass to? Bluegrass. Makapal na siya guys kasi naulan nga. Mabilis siyang kumapal. Dito naman sa trellis, di ba, iniisip natin kung ano ilalagay natin na bulaklak dyan. Ayan, may nabili ako sa silang. Bali, dalawang klase yung binili ko. Para siyang, hindi ko na itanong yung pangalan, pero para siyang yellow bell na ang bulaklak naman niya, kulay red, at saka yung isa, white. Ayun nga, nahulog na yung iba eh, oh. Ayan, mga possible pa yan. Mahaba na siya. Ito, pinalagyan ko siya ng, ano, yung ano ng kawayan. Para pag, ano, mabilis na siyang pupunta dito, paakyat sa taas. So, the same din sa kabila, ganun din. White naman siya. Para pag umakyat sila pareho doon sa taas, magmimix yung white at saka yung red. Yung ibang bulaklak naman dito ko pinatanim. Kasi ang idea ko, parang mini garden na puro bulaklak naman. Dito na natin totodohan ng bulaklak. Dito ko pinalagay yung melendres, tapos yung baba, kasi medyo leggy na siya eh. Hindi na maganda yung bandang baba niya. Pinataniman ko ng, hindi din alam nung binilhan ko kung anong pangalan yan. Pero tawag namin talaga dyan, ataybia. Pero kulay puti siya yung nung araw. Ayan, marami na, iba-ibang color na. Tapos itong umbrella, doon ko patatanim sa ibaba nung hagdan. Pakikita ko sa inyo kung saan ko ilalagay yan. Pinwesto ko lang muna dyan. Tinitingnan-tingnan ko kung maganda rin maglagay kasi dyan. Tapos ito, sininya. Ewan ko kung dyan ko na ipupwesto o ihanap ko pa ng ibang pwesto. Tapos yung ating dapo, ayan, andyan. Tapos ito, bumili ako sa silang ng mga pots. Kinulang. Kala ko kasi tatlo lang ang kasya. Marami pa pala. So baka kahit lima pa, bibili pa ako. Kasi maglalagay pa ako dun sa itaas. Gusto ko nga puro bulaklak naman. Guys, itong trellis na to, nung una pa lang idea ko dito, Rangoon Creeper ang ilagay ko. Buti na lang, nung pumunta kami na silang, nakabila ako ng Rangoon Creeper. Eto guys, wala pa siyang bulaklak pero tingin ko malapit na siyang magbulaklak. Kasi eto oh. Pinatanim ko na siya dito para gagapang siya dito sa puno na to. Itong punong to, mahogany. Hindi na namin pinatanggal. Ang bulaklak kasi ng rangoon, parang ano siya, nagre-red na may konting white. Tapos mabango yan eh. Makapal na siya guys, oh. Ito, oh. Nabili namin ng 1,500. So, ayan guys. So, excited ako dito sa mini garden na to. Ayan, maghahanap pa tayo ng ibang bulaklak kaya medyo matagal-tagal pa tayong mamimili ng halaman. Ayan siya. Ayan. Gustong-gusto ko tong area na to guys. Lalo pag hapon, ayan, sarap tumambay dito. Huwag lang lalamukin pero ang lamig niya. Lalo na siguro pag namunga na yung mga rambutan dyan at saka mga fruit-bearing trees dyan. Tanaw na tanaw kapag yung nakaupo ka dito. Tapos yung hagdanan nga pala na pinagawa natin, ito yung pababa ng creek. Okay na siya, nagawa na. Punta natin. O nga pala guys, meron akong fir na isang piraso lang yon pero mahaba na. Bala ko ipalagay dito, yan, dyan sa area na yan. Para nakabaksak siyang ganun. Ito yung stairs. Pebbles na lang ang pinalagay namin. Tapos yung landing. Yung kapareho nitong aking ginagawang mini garden, yung pinaka-tiles niya. Baba tayo.
Ayan, yung ibang umbrella, dito ko pinatanim. Hindi pa pala naitatanim. Ayan, dito. Hanggang doon sa baba. Tapos yung may ilang piraso akong dinala na kalatea dito. Kulang na kulang. Baka makabili pa ako mga 10. Dito pa lalagay. Ayan. Ito ilalandscape din natin. Ayan. Ayan yung paakyat. Yung isang variegated na ficus natin, diyan ko na pinalagay. Tapos yung nga, yung nilagyan natin ng mga kalatea dyan. So, iaayos pa. Ito yung likod ng bahay. Ang itaas nito, lanay. Nagla-landscape din ako dyan sa area na yan. So, ayan, medyo madami-dami pang halaman yung ating bibilhin para maging colorful tong area na to. Itong mga puno na to, puro mga pakuna lang ang ilalagay ko dyan. Mga nakalawit na mga ferns. Ayan, puro mahogan ito guys. Hindi na namin pinatanggal. Sayang. Tsaka presko pag nandito sa area na to. Nag-aakyat ulit tayo sa taas. Ito, maglalagay nga pala ng ano dito. Lalagyan ng bato. Parang iri-riprap lang to. Ang ganda sana nitong halaman na to. Kaya lang, pag tag-ulan daw, natutunaw yan, sabi ng tao namin. Yan yung iniihaw nga nila. Pag yung mura pa, yun yung iniluluto daw yun eh. Iniihaw, lasang talong daw. Yung iba itinotorta daw yan. So ayun guys, yun na lang muna yung ating update dito sa farm. Birthday greetings po tayo. Belated happy birthday to Elisa Lucky, Rosario Villarosa. Greetings from M&M, Marnelli Misa, Chester Paliza, and Reynalyn Paliza. Greetings from Fe Paliza. Happy birthday to Josephine Fernando Barrera, Jose Ariel Galapon Domingo. Hello to Mr. and Mrs. Yoshida. Greetings from NJ Nicole Edades. Happy birthday to Nida Apinado. Greetings from Alexa Paris De Torres. Happy birthday to Rohan Kyle Arguelles, Kiana Salazar, Amadora Dori Aparichilos, Nenen Salazar, Marilyn Dacoro, and shoutout po sa Honey Pies Garden. Happy birthday po kay Drexus Kyle Tepait, Ray Tepait, Brian Vic Makahilo, greetings from Catherine Makahilo from Paranaque City. Happy birthday din po kay Tatay Sunny from Maria Irma Ramos from Polilan, Bulacan. Happy birthday po sa mga celebrants na sila Engineer Ariel San Miguel, greetings from Vilma San Miguel, Emmanuel Chua, greetings from Evelyn Raluto, Abigail Marie Betita from Pauline May Betita. Happy birthday to Lizelle Garcia Pascual and Criselda Garcia Pascual. Greetings from Lola Tina's Vlog. Happy 31st wedding anniversary to Mr. and Mrs. Siegfried and Rose Torero on July 14. Happy 9th wedding anniversary to Mr. and Mrs. Jomar and Kat Flores from Nova Scotia, Canada. Congratulations to Ina Glorieta Hilario for passing the pharmacy's licensure exam. Greetings from Dad Lauro Hilario. Congratulations to Mark Yoshida and Leslie Aquino Yoshida. Happy 5K subscribers to EJ Beats Vlogs. Shoutout po kay Alicia Clores, All About the Bargos, Ante Family from General Trias Cavite, Abier Family from Davao City, Dorimon Family from Tagum City. Greetings from Cheryl Ramos. Hello to Carmen Milendres from Tagum City. Greetings from Job Milendres. Shoutout din po kay Belinda Ami Meneses and Ernesto Yumol Meneses from Barangay Tibagan, San Miguel, Bulacan. Hello to Teacher Con Bringula, Donna Belia Kabatay, Doris Palma from Bohol, and the 2-in Channel. Hello po kay Heidi Gekilapay from Antipolo, Helen Garcia from Cabanatuan City, Heli Briones, Irene Kawaguchi, Joanne Segundo from Paranaque City, Jocelyn Losaura, and Josephine Campos from Mabiga, Mabalacat. Hello to Kay Deguma and Child, Kiwanis Club of Indang, Cavite, Walantinag members, Minardo Torres, Linda La Cruz from Santa Maria, Bulacan, Luan Maiga from Las Nieves, Agusan del Norte. Shoutout po kay Mama Nancy's Vlog, Manuel Maliari from Pandacan, Manila, Marilu Bagalanon from Giginto, Bulacan, Marion Quizon from Rota CNMI USA, Maris Magkamit from Marilao, Bulacan, Mercy Kahuday and Mila Kahuday from Toronto, Canada. Greetings from Eric Kahuday from Dubai.
Shoutout po kay Odi Martinez from Binyan Laguna, Ramos Family, Adelaida G. Ramos, Darwin G. Ramos, Celine D. Ramos, and Mary Grace D. Ramos from Poblacion 3, Indang, Cavite. Hello to Rafi Perez from Sarigao, Rivadeneira Family, Arvin, Carl, Clarence, and Arlene. Greetings from Mama Beng Rivadeneira. Hello to Rosana Masiklat from Mexico, Pampanga, and Sofia Grace Moran Clarin from Hello Marco. Hello to Samonte Family, Alvin, Lizelle, Asiel, and Andre from GMA Cavite. Hi to Vilma San Miguel from Molino 1, Bacoor, Cavite. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana magkita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Ingat po tayong lahat. Bye!